Magandang araw po. Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Ako po dit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Southern Leyte. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jing. Tubong Leyte talaga kami. At ang buo naming pamilya. At ang lugar namin ay malapit lamang sa dagat. Halos katabi lang namin ang dalampasigan. Kaya kung mahilig ka sa dagat, tiyak, ikatutuwa mo ang aming lugar. Ngunit ang dalampasigan sa aming banda ay hindi kagaya ng mga sikat na mga beach resort. Yung may mga puting buhangin, hindi ganoon sa amin. Yung dalampasigan sa amin, yung ibang parte, ay may mga bakawan. Malapit din kasi kami sa ilog na kung saan nagtatagpo yung tubig alat at tubig tabang. Kung kaya't mayaman sa lamang dagat ang parting iyon ng aming lugar. Ngunit hindi lamang sa yamang dagat marami ang lugar namin. Hitik din ang lugar namin sa kwentong kababalaghan. Yung patungkol sa mga engkanto, sa mga lamang lupa, itiyak, marami kang maririnig sa amin. Lalo na tungkol sa mga aswang. Simula bata pa lamang ako, yan na yung kwentong palagi kong naririnig. Lalo na pag magtatakip silim na. Kakaibang takot ang dulot niyan sa amin yung mga musmus pa kami. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti ka na lang ding masasanay sa mga kwentong ganyan. Yung mga tungkol sa engkanto at mga ibang elemento, yung iba dyan ay naranasan ko na rin. Ngunit patungkol sa aswang ay ni minsan ay wala pa akong nakikita o naririnig man lamang. Bagamat naroroon pa din ang aking paniniwala, ngunit naiisip ko din na baka panakot lang talaga yun sa amin. Lalo nung mga bata pa kami, ginagawa lang ang panakot. Nung ako'y nasa hustong gulang na, ay nagpunta ako ng Cebu at doon nagtrabaho. Mga taong 2019 yun, nung nakapagtrabaho ako sa Cebu. Hanggang sa makilala ko si Tintin. Katrabaho ko siya dati at di naglaon, ay naging kasintahan ko. At nang mabuntis ko si Tintin, ay saka kami bumalik sa amin sa Leyte. At dun sa bahay namin kami, yung may malapit sa may bakawan, dun kami pansamantalang nanirahan habang nagdadalang tao si Tintin. Ang bahay namin ay may dalawang palapag. At ang bahay namin nun ay yari sa pinaghalong kahoy at yero at may konting kongkreto. Bubungan namin ay yari rin sa yero. Ang kwarto namin sa ikalawang palapag, doon muna kami pansamantalang tumuloy ni Tintin. At syempre sa pahintulot na rin ang aking mga magulang. Noong mga panahon na yun, ay malaki na ang tiyan ni Tintin.
Kung hindi ako nagkakamali, nasa 6 o 7 buwan na yung tiyan niya nun. Bilang mapamahiin ang aking ina, ay marami itong binibilin kay Tinting. Maraming sinasabi na parang nakagawian na ng mga nagdadalang tao sa amin. Kagaya nung paglagay ng mga luya, walis Tingting, at iba pang mga pamahiin ang paniniwala nila nanay ay pamproteksyon sa mga nagdadalang tao. Mabait ang aking asawa at natutuwa ako dahil maganda ang pakikitungo nito sa aking mga magulang. Ngunit may katigasan din ang ulo ni Tintin. Bagamat maayos naman ang pakikitungo ni Tintin sa aking mga magulang, ngunit hindi niya sinusunod yung mga tagubilin sa kanya nila nanay. Hindi din kasi naniniwala yun ng basta-basta. Hindi madaling maniwala sa mga sabi-sabi yung asawa ko na yan. Sa bagay, sa makabagong panahon ngayon, baka kasi pa ni mga edited videos na lang yung mga yan. Mayroong isang binigay na tela si nanay kay Tintin. Ang telang ito ay kulay itim. At ibinili ni nanay na ilagay ito sa tiyan ni Tintin. Sinunod ko naman ang sinabi ni nanay at inilagay ko yun sa tiyan ni Tintin pagkahiga namin. Ngunit nung nakababa na si nanay, kaagad inalis yun ni Tintin at nagsabing naiinitan daw siya. Kaya niya inalis. Ako naman, hinayaan ko na lamang dahil buntis nga mahirap na, baka mainis. Minsan naman, naglalagay si nanay ng mga bawang sa aming bintana. Kaya napatanong ako kung para saan yung mga bawang na yan. Sabi ni nanay, pangontra daw sa aswang yan at pananggal lang para sa kanyang apo. Kaya pagkadinig ko nun, bahagyang natawa si Tintin at palihim na ngumiti. Bukod dun sa bawang na yun, naglagay din si nanay ng walis Tingting na malapit sa bintana sa itaas dun sa second floor. Kabilin-bilinan ni nanay na huwag na huwag aalisin yung mga inilagay niya para daw yun sa apo niya. Kaya kami ni Tintin, natawa na lang. Isang gabi, napakainit. Napakaalinsangan ng gabi na yun. Parang walang hangin ang dumadaloy sa dagat. Kaya minabuti kong buksan ng bahagya ang bintana namin sa itaas para kahit papaano, may pumasok na hangin. At napansin ko din na parang hindi mapakali si Tintin. Marahil dahil sa alinsangan din. Kaya sa kanya ko nang itinutok yung electric fan. At bahagya ko pang ibinukas ang bintana sa aming kwarto. Maya-maya pa, nakatulog naman na ako. Nang bigla na lamang akong ginising. Ginigising ako ni Tintin. Ano ba yun? Ba't anong problema? Tanong ko kay Tintin na halatang antok na antok pa ako. Jing, pakinggan mo. Parang may lumilipad. Sagot naman ni Tintin. At dahil antok na antok pa ako nun, nasagot ko na lang siya na, electric pan lang yan. Matulog ka na. Sabi ko. Hindi. Hindi yan electric fan. Pakinggan mo kasi. Sagot pa ni Tintin. Ako naman, kahit anong pilit kong pakinggan,
ay mas lalong nananaig sa akin yung antok. Sarado mo na yung pintana. Sige na. Binsan mo na dyan, natatakot na ako. Utos sa akin ni Tinting. Kaya kahit wala naman akong naririnig, napabangon ako sa higaan. At habang nagkakamot-kamot pa ako ng aking tiyan, ay naglakad na ako patungo sa bintana. Bahagyang nakabukas ang aming bintana, nagawa sa kahoy na itinutulak patagilid. At kitang-kita ako ang madilim na bahagi ng mga bakawan mula sa bintana na yun. Habang papalakad, ay naisip ko yung walis. Kaya naitanong ko ito kay Tintin. Sana pala yung nakalagay na walis Tintin na nilagay ni nanay dito? Tanong ko. Inalis ko dyan eh. Parang malikab ko kasi. Kaya nilagay ko sa hagdanan. Sagot naman ni Tintin. Yung bawang, inalis mo din? Tanong ko pa. Oo, inalis ko din eh. Sagot pa ni Tintin. Kaya binaliwala ako na lamang yun. Papalapit na ako sa bintana. At pagkalapit ko, ay bahagya pa akong dumungaw sa bukas na parte ng bintana. Nang biglang may parang dumaan. Mabilis ang kilos nito. Pero sigurado ako. Parang may dumaan. Kasunod nun, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Wak! 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 Na parang kampay ng pakpak ng isang malaking ibon na naglilika ng kakaibang tunog. Pagkadinig ko nun, ay kagad-agad nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. At kagad kong hinablot ng magkabila akong kamay yung bintana. At isinara ko ito. Ngunit hindi ko ito masara. Parang may pumipigil dito. Kaya makailang beses kong inalog yung bintana na yun. Ngunit ayaw pa din maisara. Sabay nun ay humangin ng malakas na akala mo ay may bagyo. Dinig ko na humahapay ang mga bakawan sa lakas ng hangin na yun. Pinipilit ko pa ding alugin yung bintana. Ngunit ayaw pa ding masara ng mga to. Maya-maya pa ay napasigaw na si Tintin. Jing! Yung walis! Nasa pintuan! Sigaw ni Tintin. At dahil hindi naman ganun kalayo ang distansya ng bintana sa may pintuan, ay naisip kong takbuhin na lamang ito. Kaya pansamantala kong binitawan ang bintana at tinakbo ko ang pintuan ng kwarto upang makuha ang walis Tintin. Patuloy pa din ang paghangin ng malakas. Pagkadampot ko ng walis, ay halos tinalon ko na ang papunta sa bintana at muling inilagay ang walis na ito sa tabi ng bintana. Ibaliktad mo daw, Jing, yung walis? Sigaw pa ni Tintin. Kaya ibinaliktad ko ang walis at inilagay kong muli sa tabi ng bintana. At muli kong hinawakan ang magkabilang bintana. At sinubukan kong isara ito muli. Pagkahila ko ay tila nawala ang nakaharang dito. At tuluyan ko nang naisarado ang pintana sa taas. Maya-maya pa ay naririnig ko na naman ang malakas na pagaspas na parang isang malaking ibon. Pa
paikot-ikot lamang ito sa itaas ng aming bahay. Rinig na rinig ko ang pagkampay nito. Kaya kaagad-agad akong napatingin kay Tintin. Anong mga sandaling yun ay nasa aming higaan na nakaupo at nababalot din ang nerbiyos. Parehas kaming nakikiramdam kung anong mangyayari. At maging ako ay hindi malaman kung anong gagawin. Rinig na rinig ko pa rin yung pagaspas ng pakpak na yun. Humihina at lumalakas yung pagaspas ng malaking pakpak na yun. Kaya yung walis tingting, yung hawakan nun, yun ang ipinangkalang ko sa bintana namin. At ginawa ka itong harang para magsilbing kandado nito. At kaagad-agad ay pinuntahan ko si Tintin sa aming higaan. Nang bigla na lamang parang may bumagsak sa aming bubungan. Parang may lumapag dito. Kaya natigilan ako sa aking kinatatayuan. Nang ilang sandali pa, ay parang may naglalakad sa aming bubungan. Hindi maingay ang paglakad nito. Ngunit ramdam na ramdam mo ang bigat nito dahil lumalangit-ngit ang aming bubungan. Ang bigat ng mga tapak nito. Parang nagmumula sa isang malaking hayop o malaking nilalang. Nang maya-maya pa ay biglang napasigaw si Tintin. Napatayo nang wala sa oras. Bakit? Anong nangyari? Kagad kong tanong kay Tintin. May humawak sa akin dyan. Kagad na tugon ni Tintin. Pagkadinig ko nun ay kagad ko itong pinuntahan at inalalayan upang makababa. Nang maya-maya pa ay bigla nang nag-akyatan sila nanay at tatay dun sa aming kwarto. Nang makita ni nanay, ay kaagad na ibinigay kay Tintin yung itim na tela. Itakip mo sapo ko! Ang titigas ng ulo nyo kasi! Sigaw ni nanay. Si tatay naman ay kaagad kinuha yung walis sa bintana at tila inayos yung pwesto nito. Ibinaligtad niya ito na iyong hawakan ay nasa ibaba at isinandal sa tabi ng bintana. Sunod nun ay nagsaboy ng asin si tatay na tinulungan naman ng kapatid ko. Ako naman ay parang hilong talilong na ng mga sandaling yun at hindi ko na malaman ang gagawin sa sobrang nervyos. Buti na lamang at inalalayan na ni nanay pababa si Tintin. Nasigaw pa rin ang sigaw sa takot. Bumaba na rin ako upang samahan ko si Tintin. At doon muna kami sa ibabang bahagi ng aming bahay. Habang nakaupo sa sala, ay nakatakip ang itim na tela na ibinigay ni nanay doon sa tiyan ni Tintin. Maya-maya pa ay may mga ikinabit na pardidli kay Tintin si nanay. May mga nakasukbit dito na hindi ko maintindihan. Yung isa ay parang saluya. Yung iba ay hindi ko maintindihan na parang medalyon. Maya-maya pa ay nagsalita si nanay. Huwag na huwag niyong aalisin yan sa katawan mo. Proteksyon yan para sa apo ko. Ang titigas ng ulo niyo. Ayaw niyong sumunod. Sigaw ni nanay sa amin. Magsasalita pa sana si Tintin. Ngunit kaagad itong sinuway ni nanay. Huwag ka muna magsasalita at maaamoy ng aswang ang apo ko sa iyong sinapupunan. Kaya tumahimik ka na lamang muna. Kaya tumahimik na lamang kaming dalawa. Naririnig ko pa sa itas sila tatay at ang kapatid ko na nagsasaboy ng asin. Si tatay naman ay mura ng mura na parang may kaaway. At daladala rin ni tatay yung sundang. Ito yung mahabang itak sa amin. Makalipas ang halos kalahating oras,
ay medyo kumalma na din ang sitwasyon sa aming itaas. Hindi ko na rin naririnig ang pagaspas ng pakpak ng malaking ibon o nung nilalang na yun. Wala na din yung tunog na wakwak na naririnig ko kanina. Ngunit hindi pa din nawawala ang takot ko. Dahil sa tinagal-tagal kong nakatira sa lugar namin, ay ngayon pa lamang ako nakaranas ng ganito. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko dahil tila hindi pangkaraniwan yun. Maya-maya pa ay nakatulog na si Tintin habang andun kami sa upuan. Ako naman ay nananatiling gising at maging sila nanay at si tatay. Nagbabantay na baka bumalik yung wakwak dun sa dalampasigan. Nagbantay ako hanggang sa mag-umaga. At nang masiguro ko ng sumikat ng araw, isa ka pa lamang ako nakatulog. Nung araw ding yun, ay nagkwento si Tintin. Hindi niya daw alam kung paano nangyari pero nung may lumapag daw sa aming bubungan kagabi, kasunod nun ay parang may kamay na dumampi sa kanyang tiyan. Hindi niya maintindihan pero wala siyang ibang nakita maliban lang sa amin. At wala siyang nakikitang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan. Ngunit ramdam na ramdam niya yung kamay na humawak. E bagamat hindi naniniwala si Tintin, ay biglang nagbago ang pananaw niya. At maging ako. At simula nun, ay lagi nang nakalagay ang itim na tela na yun sa tiyan ni Tintin noong nagbubuntis pa siya hanggang sa makapanganak na ito. Naging maayos naman ang aming anak. Ngunit simula nung sinunod namin ang mga utos ni nanay ay hindi na nagparamdam pa ang wakwak sa dalampasigan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po nating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po magdagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang My Kokoro team. Shout out po sa inyo. Shout out po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shout out po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming maraming salamat po. Shout out ko lamang po ang grupo ni Jerome Hijastro na nakikinig sa Sitio Puro Topol Weste, kay Kapitan Lito Tormon, Kagawad Pesoy Marcon Jr. at Kagawad Ardi Huyo
ng Barangay Tukul Weste from Kagawad Rex, Totong Bisite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay I'm a Player 541. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Buntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant. Dyan po sa may Bukandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sa mga taga Mantinlupa po dyan. Kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo Family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes Family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kikito Boys. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Bottle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot. Kay Boss Reynante Escuña. Kay Boss Sam Tayas. Kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Treat, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabelle Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos Family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria,
kay Boss Baby lang ka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie De Mesa, Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Kunsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Lia Estoke, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Roddy TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Roddy TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po siya channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, Boss, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Liza Arceca, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilar, may time po kayo, bisita na po siya. Rochelle Abilar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoiski, shoutout sa'yo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, Boss. May type po kayo, bisita lang sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, Boss. Boss Jopay Bertuco, Boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Plokski, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Bless Navaja, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyo, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Miraisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boko, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kasi alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kasi ang bedtime stories, bisita lang po sa channel po niya. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, Boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, Boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas World, shoutout sa iyo, Boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Ring Zakati, Boss, shoutout.
Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kaya naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po ang like mo at patinid po sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.